Okay, dito tayo sa crime deso natin. Bumulagtang isang lalaki sa loob mismo ng sariling tahanan nito sa Valenzuela City matapos pagbabarilin ng mga armadong lalaki. Ang biktima, hindi raw talaga ang pakay ng mga suspect. Ang buong detalye, alamin po natin sa crime desk. Nagtapos sa 6 na putok ng baril ang buhay ng 32-anyos na construction worker na kinilalang si Tito Siervo o mas kilala sa tawag na Niknok. Sa simpleng tahanan nito sa Northville 2A sa Barangay Canumay West, Valenzuela City, walang awang pinagbabaril ang biktima habang nagpapahinga lamang kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Beatrice Siervo, ina ng biktima, pilit pa raw niyang itinaboy ang mga suspect habang karay-karay niya ang nakababatang kapatid ng biktima. Gabi po ng Linggo, mag-alas 9, may pumasok po dito sa bahay namin dalawa na may mga baril. Una, hinawakan po yung anak kong isa na sa labas, tapos binala dito pagloob. Pagdating po dito sa loob, binahanap po yung anak kong isa, kung si Niknok. Palayaw po yun. Eh, nung nakita na nila si Niknok dito, binitawan yung isa. Dito makapun yung isa. Sabi nila, sabi nung ano, daba-daba mga pulis kami. Sabi, eh, tumakbo yung anak ko doon, sa likod. Nagdampot siya ng ano, pang ano namin ng mga sibuyas. Eh, na ano niya nga, may mga baril. Di na siya wala na siyang tibo. Sa bahaging ito ng kusina ng kanilang tahanan, nakahandusay at nag-agaw buhay ang kanyang anak na si Niknok. Eh, pinagbabaril na siya doon, sa kusina. Yun. Ako naman, silip akong silip din sa bintana. Pero ang dibdib ko, ang kuan talaga, nanginginig po ako, masakit po. Masakit po sa akin na pinatay nila na wala namang kasalanan. Walang kalaban-laban. Kaya, pag naiisip ko yun, di ako makatulog. Umiiyak ako. Sabi ko, bakit nila pinatay dito pa sa loob ng bahay namin? Ayon sa ulat ng Investigation Unit ng Valenzuela City PNP, nangyaring pamamaril dakong alas 9 ng gabi noong nakaraang Linggo a 8 ng Enero taong kasalukuyan. Matapos may sagawa ng mga suspect ang krimen, agad silang sumibat. Hindi nagawang makilala ang mga salarin dahil naka-helmet at naka-maskara ang mga mukha nila. Nakasuot na itim na jacket at pantalon. Bali, dalawang motor, tigna dalawang sakay. Yung isang nakamotor, doon lang sila sa kanto na yung bahay na yon. Tapos yung dalawa, dito sa kanto din namin, huminto yung motor. Yun ang pumasok dito, yung dalawa na yon. Yung dalawa nandoon lang. Ano nga bang motibo ng mga suspect upang gawin ang pagpatay sa biktima? Nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk ang kapatid ng biktima na itinago namin sa pangalang Jessa. At ayon kay Jessa, malakas sa kanilang paniwala na ang pagkakadawit ng isa pa niyang kapatid na si alias Tino ang naging ugat ng sinapit ng kanyang kapatid. Ay, punot dulo po kasi na away-away po dito sa lugar namin. May nag-away po kasi nga po, nadamay lang yung kuya ko. Taga-lugar din namin, si Kuya Carl, naniningil po siya ng baboy. Pumunta po siya sa mga taga-Malabon para maningil. Tapos pinagtripan po siya dahil nga po dun sa nangyari nung New Year. Pinagtripan siya, edi ginawa niya, inantihan niya po. Tapos nakaangkas po yung kuya ko. Nga, nadamay na. Dahil po nakaangkas yung kuya ko, nadamay na po yung pamilya namin. Pero ang sumaksak po doon sa taga-Malabon, si Kuya Carl, dinamay na lang po kami. Matapos daw ang naturang insidente, noong nakaraang 1 ng Enero, nagbanta raw ang kabilang kampo ng gaganti sila sa pamilya. Madamay na ang dapat madamay. Ngunit, kuusang loob naman daw na sumuko si alias Carl sa mga otoridad upang pagbayaran
ang nagawa nitong kasalanan. Nagbanta na po sila na damay-damay na lang. Dahil sa nangyaring ito, minabuti na rin ang pamilya Siervo na palayuin muna si Tino upang hindi na ito pagbalingan pa ng mga nakaalitan ni Carl. Subalit ang kinakatakutan ng pamilya, nangyari pa rin sa isa sa mga anak nila. Isa rin daw sana sa mga tutulong sa kanila ang CCTV ng Kanumay West. Ngunit, noong araw na yon, wala raw nahagip ang CCTV na ito na dalawang motor papalabas ng Northville 2A. Subalit ang pagsugod sa biktima sa kalapit na ospital, nasa pool daw nito. Kung kaya't malaking paniwala ng pamilya ng biktima na maaring ang mga suspect, mga residente rin na naturang barangay. Nung pumunta yung kuya ko at saka nanay ko, nakita nila dun sa CCTV na hindi po lumabas. Ang nakita lang po dun na lumabas yung pagsugod sa kuya ko sa ospital. Ang ano po namin, dito lang po talaga sa loob. Sa nangyaring ito kay Niknok, sigaw ngayon ng pamilya niya ang hustisya. Gusto ko po mangyari nga maano yung pagkamatay niya. Mabigyan po kami ng hustisya. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng Valenzuela PNP upang matukoy ang pagkakinanlan ng mga suspect at ang totoong motibo sa pagpaslang. Tututukan din ang Kilos Pronto Crime Desk ang kasong ito para sa agarang paggamit ng hustisya.